Kawikaan 11, talatang 3 at 5. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Honesty and dishonesty compared. So, honest ka ba? Honest ka ba sa asawa mo? Honest ka ba sa anak mo? Honest ka ba sa magulang mo? At higit sa lahat, honest ka ba sa Diyos? Ang kataksilan, ang kasinungalingan, o ang dishonesty ay nagwawasak ng buhay at relasyon ng tao sa kanyang kapwa. Kaya mahalagang maging honest tayo. Sabi nga, honesty is the best policy. Alam niyo si Pinocchio, kapag nagsisinungaling, humahaba ang kanyang ilong. Kung ganun din kaya tayo, kaano na kaya kahaba ang ilong natin? Sabi ni Haring Solomon, panatag ang buhay ng mga tapat, magulo ang buhay ng mga taksil at nagtataksil. Hindi sila mapakali, lalo na kapag tumunog ang cellphone, kapag nasa labas sila, lilingon-lingon. Mabuti raw na maging tapat tayo sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao. Dahil yun daw mga taksil, wawasakin ang mga yan. Mapapahamak sila dahil sa kanilang kataksilan. Dahil ang mga kataksilan ang sumisira ng buhay ng tao at buhay ng iba, maging ng kanilang sariling pamilya. Basta may taksil, may nagtataksil, tiyak may hindi magandang mangyayari. Halimbawa, si Judas, nagkanulo sa Panginoong Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Sabi ng Juan 18:2, alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Alam ng taksil. Si Judas yun, isang taksil. Si Pedro, nung itatwa niya ang Panginoong Jesus, nang 3 beses, tumilaok ang manok. Ano kayang tilaok ng manok? Sabi nung manok, taksil, taksil. Diba? So mga taksil kasi, marami rin taksil sa pamilya. Maraming nawawasak na tahanan dahil sa mga taksil. Pwedeng yung husband, ngayon marami na ring wife, taksil din. Kaya chance nyo na ngayon, kung katabi nyo ang asawa nyo, tanungin nyo, taksil ka ba? Kapag hindi nakasagot agad, taksil yan. At pag nagalit siya, lalo yung taksil. Mahalaga na tayo'y tapat. Sabi nga nila, baligtarin mo man ang tapat, tapat pa rin. In other words, kahit ano man ang pagdaanan ng tapat, tapat pa rin siya.